sabi ng ating Panginoong Kristo, ito ang ano, ito yung pagkakilala ng tao eh, na siya nga ay alagad ng Diyos. Siya nga ay alagad ng ating Panginoong Kristo. Hindi tayo tunay na alagad ng ating Panginoong Kristo dahil meron tayong nakalagay dyan, Church of Christ. Karapula. Hindi tayo tunay na alagad ng ating Panginoong Kristo kung meron tayo dito, I am a Christian. Na naka-print sa ating t-shirt. Diba? Marami naman, pwede naman tayo mag-print ng ano-ano kayo, diba? Ang tunay na pagkakilalan, the true identity of the true disciple of God, of our Lord Jesus Christ. Ay ano? Yung signage, Church of Christ. Pagka hindi ko tinuturuan po yun, that we are the Churches of Christ. Pero kahit kung dala natin ang pangalan yan, kung hindi tayo ganito, hindi tayo tunay na disipo natin. Remember Sardis? They had it. The name? But they are dead. Basahin natin sa Revelation chapter 3. Tingnan niya sabi. Sabi po ng Revelation chapter 3, at sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo ang mga bagay na sinasabi ng pitong espiritu ng Diyos na may pitong bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. So saan tayo ginegrado ng Diyos? Doon sa ating mga gawa, doon sa ating pangungunay, doon sa ating behavior. At ang sabi po rito ay ganito, nalalaman ko ang iyong mga gawa, ikaw ay may pangalang buhay. Meron siya title of Church of Christ. Why? Pero ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ano? Nabubuhay at ikaw ay ano? Matay. Kasi hindi po yun ang dahilan eh. Hindi po yun ang pwede nating ipagyabang eh. Ha? Yung ating karapula. Dapat yung ating karapula fit sa ating buhay. Na yung karatulo yung nasabi, we are the Churches of Christ. At sinasabi natin, the head of the church is Jesus Christ, and that we are not following Him. Sa palagay mo, Church of Christ tayo. We're not abiding in His word. Are we Church of Christ? Are we His church? Or just the title? Naka natin yun? Naandun po sa pagsunod. Naandun po sa pananatili doon sa mga aral, doon sa mga batas, doon sa mga kautusan ng ating Panginoong Jesus Kristo. Ang pagiging tunay na alagad niya. Kung makita natin sa history, no? Laging ang nagiging pagkakamali ng tao. Mula kay Adan, punta sa mga Hudyo, punta sa panahon natin ngayon, laging ang pinagkakamali ng tao sa Diyos ay yung ano, mas sinusunod niya ang tao kesa sa utos ng Diyos. Sa palagay niyo ba kung sinunod ng mga Hebreyo yung utos ng Diyos, susunod si Moses? Ang sabi ng kanilang gobyerno, basta may pinanganak na bata, Hebreyo, pakayin. Yan ay utos ng tao. Utos ng gobyerno. Ng panahon nila. At ang hindi dapat sumunod doon ay mamatay. Pero kung sinunod kaya nila yan, sumunod ko si Moses. Mas sinunod ng mga Hebreyo ang utos ng Diyos kesa utos ng tao. At nakita naman natin sa history kung paano nagtagumpay si Moses sa pagdadala ng leadership niya doon sa mga tao ng Diyos. Kaya nga, dumating ang panahon ulit,
doon sa panahon nila, ng mga ninuno nila, na dapat mas mas priority yung sundin ang utos ng Diyos kaysa sa utos ng tao. Paano ang problema kung sundin natin ang utos ng tao eh? Kung ang utos ng tao ay ano, ay hindi lumalabas sa utos ng Diyos. Pero once na ang utos ng tao ay labag na sa utos ng Diyos, mas gusto ng Diyos na sundin natin ang utos ng Diyos kaysa sa